aking sasamahan at kung may ilahir ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gaganting palaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Dakilang Ama at kapagpalang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang El Shaddai, ang Diyos na dakila, ang Diyos na mapaghimala.
ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanpaman. Ang Diyos na hindi maikli ang kamay upang abutin ng lahat ng aming mapangailangan sa araw-araw. Sa umaging ito, pinupuri ka namin, pinasalamatan sa iyong kabutihan at katapatan. Loobin mo nawa na sa umagang ito, ang lahat na naririto ngayon sa banal mong harapan, silang manakikinig sa kanilang mga tahanan, ay puspusin ng kapangyarihan ng Espiritong galing sa iyo sa pangalan ni Jesus. Muli po pong iunat yung pagpalat ng paghimbalang kamay, Panginoon, at abutin ang lahat ng kailangan ng balamong tulong. Ang may makaramdamang nakikinig ngayon din sa pangalan ni Jesus, pagalingin at palayain. At ang lahat na nangailangan ng mga bagay sa araw-araw, tugunin ang lahat ng kanilang makahilingan ngayon sa pangalan ni Jesus. Pagpalain mo po ang liwanag sa aming kapaligiran. Pagpalain mo po ang simoy ng hangin. Ang dagong ito patuloy na pagpalain. Pagpalain ang himpapawi upang ang buong kapulan ng bansang Pilipinas ay magkaroon ng liwanag at kapayapaan na galing sa iyo. Pagpalain ang bawat tahanang sumasamba at nagpupuri sa banal mong pangalan. Pagpalain ang bawat bibig ng mga taong nakikinig ngayon upang matuto kami magpuri at magluwalhati sa iyong katapatan at kapangyarihan. At higit sa lahat, pagpalain ang banal na aral upang ito'y tumimo sa aming puso at magsilbing liwanag sa habang panahon upang kami makalakad ng matwid at kalugod-lugod sa banal mong harapan. Sa ngalan mo, Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang
ating Panginoon. Our reading for this morning is taken from the Acts of the Apostles, chapter 2, verses 1 to 21. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Now there were staying in Jerusalem God-fearing Jews from every nation under heaven. When they heard this sound, a crowd came together in a bewilderment, because each one heard them speaking in his own language. Utterly amazed, they asked, "Are not all these men who are speaking Galileans? Then how is it that each of us hears them in his own native language? Parthians, Medes, and Elamites, residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and the parts of Libya near Cyrene, visitors from Rome, both Jews and converts to Judaism, Cretans and Arabs, we heard them declaring the wonders of God in our own tongues." Amazed and perplexed, they ask one another, "What does this mean?" Some, however, made fun of them and said, "They have had too much wine." Then Peter stood up with the 11, raised his voice, and addressed the crowd. "Fellow Jews and all of you who are in Jerusalem, let me explain this to you. Listen carefully to what I will say. These men are not drunk, as you suppose. It's only 9 in the morning. This is what was spoken by the prophet Joel. In the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days, and they will prophesy. I will show wonders in the heaven above and signs on the earth below, blood and fire and billows of smoke. The sun will be turned to darkness and the moon to blood for the coming of the great and glorious day of the Lord. And everyone who calls on the name of the Lord will be saved." Purihin ang Panginoon. Pag nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit, animoy hagunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon si pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong nito, nagdatingan ang maraming tao na mga sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang atin-ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia, maroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehepto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cyrene, at mga nakikipanirahang mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Krita at Arabia pa rito,
paano sila nakapagsasalita sa atin ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos. Hindi nila maubos maisip ang nangyari kaya't di matigil ang tanungan. Ano ang ibig sabihin nito? Ngunit ang iba'y pakot siyang nagsabi, mga lasing iyan. Tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Hindi lasing ang mga taong ito gaya ng palagay ninyo pagkat ikasyam pa lamang ng umaga. Manapay na tupad ngayon ang sinabi ni Propeta Joel, ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Pagkakalooban ko ng aking espiritu ang lahat ng tao at sa ngalan ko ay magpapahayag ang inyong mga anak. Ang inyong mga binatay makakakita ng mga pangitain at ang inyong matatandang lalaki magkakaroon ng mga panaginip. Sa mga araw na iyon ay pagkakalooban ko rin ng aking espiritu ang aking mga alipin, maging lalaki at babae, at sa ngalan ko'y magpapahayag sila. Magpapakita ako ng mga himala sa langit at mga kababalaghan sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Magdidilim ang araw at pupulangan mo'y dugo ang buwan bago sumapit ang araw ng Panginoon, ang dakila at maningning na araw. At sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Now, brothers and sisters, pakitaas ang inyong mga kandila. Sa tuwi-tuwi na kapag tayo nagdadamag, tayo po ay nagsisindi ng kandila, di natin maubos isipin bakit. Subalit ngayong umaga, ako po ay nananalig na ng palatayang hindi nasayang ating pagpupuyat. Hindi nasayang ating pag-aayuno. Tayo-tayo nag-ayuno. Hindi nasayang ang inyong binili sa makandila niyan sa pag-apigit pariyang ang ibabalik ni Yahweh al-Shaddai. Now, brothers and sisters, sabihin niyo, secret of life. Sekreto ng buhay. Alam niyo ba kung ano ang sekreto ng buhay? Nakasanya? Alam niyo ba kung saan tinago ng Diyos ang sekreto ng ating buhay? Hindi pa. Kawawa tayong lahat. Now, brothers and sisters, meron kong kwentong maikli lang. Tapos yung kandila niyo, napakahina na makamay niyo. Okay, manapili sa itaas yan. Pakinggan niyo aking kwento. Nung likha ng Panginoon ang daigdig, ang langit at ang lahat ng bagay, tinawag daw niya ang kanyang mga right hand na mga anghel at ang wika niya, saan niyo ibig kong itago ang hiwaga ng buhay? Saan niyo ibig kong itago ang sikreto ng buhay? Ang sabi ng isa, itago niyo ho sa kalaliman ng dagat. Ang sabi ng isa, ibaw niyo sa kalaliman ng lupa. At ang sabi ng isang anghel, itago niyo sa gitna ng kagubatang makapal ang damo at kahoy. At ang sabi ng Diyos, napakalupit niyo. Kung susundin ko ang inyong sinasabi, walang taong makasusumpong ng sekreto at hiwaga ng buhay. Tatanungin ko ulit, alam niyo ba kung saan tinago ng Diyos ang sekreto ng ating buhay? Ang nagsasabing hindi niya alam, iwagayway ang kandila. Lahat na nagwawagayway ang kandila, masusumpungan ngayon ang sekreto ng buhay. Now, brothers and sisters, ang sekreto ng buhay pala ay malalaman natin ngayong umaga. Sinong gustong malaman ang sekreto ng kanyang buhay? Naniniwala kayo malalaman niyo ngayon? Okay, makinig kayo. According to Acts chapter 2 verse 17 and 18, God said, in the last days I will pour out my spirit on all flesh people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. Even my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days and they will prophesy.
Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Pagkakalubang ko ng aking Espiritu ang lahat ng tao. Brothers and sisters, maliban ng Espiritu ng Diyos ay pagkalob sa atin, di natin masusumpungan ang sekreto ng buhay. Subalit ako'y nanalig ka ng palataya, maging ama na iwan sa kanilang mga tahan na hindi rin makatulog at nakikinig sa ating himpilang panagpala at nanonood sa television, Best Channel 5, thank you for giving us this time. Ako'y naliliwan na lang nananalig na malalaman niyo kung sino kayo at kung saan niyo hahanapin ang buhay niyo. At kapag ito'y pinandaan niyo, uuwi kayong may buhay, isang buhay na ganap at kasiyasya buhat ngayon. Andiyan pa ba kayo? Okay, sigaw nyo, si Yahweh ang ating pastol, hindi ako magkukulang, hindi ako matatakot, pagkat ang Espiritu niya ang siya kong tagapay. Tatanungin pa kayo, alam nyo ba ang ibig sabihin ng sinigaw nyo? Alam nyo? Si nagsasabing alam niya, tapos ang kamay, wag-away niya. Aha. Si nagsasabing hindi niya alam ang kanyang sinigaw. Pareho rin ang lakas, ha? Hallelujah. Sigaw tayo ng sigaw, di pala natin alam. Ulitin niya. Si Yahweh ang ating pastol, hindi ako magkukulang. Hindi ako matatakot, magkat ang Espiritu niya ang siya kong paagapay. Okay. Tatanungin kayo ulit. Saan nananahan ang Espiritu ng Panginoon? Saan? Lakasan nyo. Kalinong puso? Sa puso mo? Totoo? Kung totoong nananalig ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa puso mo, naririyan ang sekreto ng buhay mo sa puso mo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So, brothers and sisters, ang ibig sabihin ng ating sinigaw, kung totoong kayo naniniwalang si Yahweh ang inyong pastol, totoong di kayo magkukulang, di kayo matatakot sa magdamag at maghapon, kahit hindi kayo pakainin, sapagkat kasama niyo ang sekreto ng buhay, ang ating ang Espiritu ng Diyos na bigay sa atin ng buhay. Alam niyo bang ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan ay kapangyarihan. Power. Sabihin niyo, power. Power that can overcome or conquer the world of sin. Kapangyarihan, mapagtatagumpayan ang daigdig ng kasalanan. Power that will overcome sickness. Mapagtatagumpayan ang lahat ng ori ng karamdaman at lahat na may makaramdamang nagdamag nito, nagpuyat. Ngayong uwi kayong walang karamdaman. Kapangyarihan, mapagtatagumpayan ang takot at ang pangamba, and even death, we shall conquer. Without this power, we cannot serve the Lord. We won't be here. Kung walang kapangyarihan ito sa atin, hindi kayo mananatili ito hanggang sa sandaling ito at hanggang mamayang tanghali. Handa ba kayo hanggang mamayang tanghali? Now, brothers and sisters, are you ready to receive this power? Handa ba kayong tanggapin ang kapangyarihan ito? Ang sabi ng Panginoon, baka may natutulog pa dyan, pakigising nyo. Sabihin mo, gising kapatid, para sa susunod huwag ka na matulog. Sapagkat kanina ng gabi, nang ako po'y umikot, marami kong nakitang natutulog dyan sa mga tab-TV. Magaganda pang kanilang mga banig na dala may unan pa. Hallelujah. Now, brothers and sisters, ibig niyo bang tanggapin ang kapangyarihan ito ng buhay? Sinong ibig taas ang kanyang kandila? Tumigaw ng malakas-lakas. Kapatid, baba niyo ang kandila niya sa tapat niyang bibig. Huwag niyo muna ang papatayin. Pagmasdan niyo ang kandilang yan. Magandang panoorin, parang bilang apoy, di ba? Sabi sa banal aklat, noong unang Pentecostes, dumating sa kanila ang kapangyarihan ng buhay, ang Espiritu ng Panginoon, na tila baga bilang apoy.
Bakit bumaba sa kanila at lumapag sa kanilang harapan at sa kanilang puso ay nanahan? Sapagkat malinis ang kanilang mga puso ng mga sandaling iyon. Ganap silang nagbago, ganap silang nagsisi sa kanilang mga nagawa noong mga unang araw. Ang pag-aalinlangan ay kanilang pinagsisihan, sapagkat ang pag-aalinlangan ay napakalaking kasalanan. Kapatid, kung ikaw ay naparitong may halong alinlangan, it's time for you to ask forgiveness. Let's tell the Lord we are sorry. Maestro. Praise be the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, I'm sorry. I didn't mean to hurt you. Lord, forgive me. I know I did ignore you. Lobong mo nawa, nalinisin kaming lahat ng maputing maputi sa aming kalooban. At tila baga walang nangyari at wala kaming nagawang masama ng manakaraang araw. Hayaan mong banal na dugo ni Jesus naming sinasamba ang siyang maglinis sa amin. Lukubang kaming lahat yung biyad kapangyarihan mo lang ulong ang talampata. At lobing mong ang pangako mong Espiritu sa amin ngayon ay manahan. O Diyos, hangad po namin kami iyong patawarin. Sa iyo, Ama, kaming lahat ay nagbabalik ngayon. Lord, I'm sorry. Lakasan niyo. I didn't mean to hurt you. Lord, forgive me. I know I really did ignore you. Lord, believe me.
Sabihin niyo, Panginoong Hesus, loobin mo po na ang apoy ng kandilang hawak ko maging apoy nawa ng kapangyarihang aalab sa puso ko. At buhat ngayon, hindi na ako magkukulang, hindi na ako matatakot, hindi na ako mangangamba, pagkat ang Espiritu mo na tulad ng dilang apoy na ito dumating sa puso ko. Kapangyarihan mo, Panginoon, ang aking sasambahin. Kita'y ating pupurihin sa magdamag, sa maghapon. Ang pangako mo, Panginoon, ang aking hahanapin sa araw-araw. Di na ako matatakot maging sa kamatayan. Pagkat ang sekreto ng buhay ay sumasa akin at sasa akin magpakailan pa man. Baba ang mga boys, tabi na niyong lapi, ako'y bibilang ng tatlo, sama-sama nating patayin at manalig kayong buhat sa kandila sa puso inyo'y aalab ang apoy na ating kinitil. Isa, dalawa, tatlo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin. Okay, liquid ang mga kandila at ilabas ang inyong langis sa tubig. Now prepare for the anointing and for the healing. Labas ang langis sa tubig. Itaas ang mga iyan at tayo dadalangin ng pangako ng Diyos na Espiritong Kanyang ibubuhos sa sangkatauhan ngayong gabi at ngayong madaling araw. Sa ating lahat na nagpuyat ay Kanya ngang ibuhos. Handa ba kayong buhosan ng Espiritu ng Panginoon? O kitas ang langis at tubig. Yung walang langis, walang dalang langis at tubig, tasan yung dalawang kamay. Sabay. Sabihin natin, Panginoon Jesus, pagpalain mo po ang langis at tubig na hawak ng aking kamay. Padaluyan mo po ng iyong kapangyarihan upang sa pamagitan ng mga sangkap na ito dumaloy sa aking kamay, sa aking puso, ang iyong pangako na sa mga huling araw ang iyong Espiritu sa akin ay ibibigay. At ako'y nananalig at manampalataya na kapag napahiran, nabuhusan ng tubig at langis na ito ang aking kamay, kasama roon ang biyaya at kapangyarihan pangako mong iyong ibibigay. At sino man na mapatungan ng aking kamay ngayon ay iyong poposposin ng iyong Espiritu, pagpapalain, palalayain sa lahat ng uri ng kahinaan, ng kaduwagan, at papalitan mo ng kapangyarihan na galing sa iyo. Papalitan mo ng pag-ibig. Pagpapalitan mo ng pagpipigil sa sarili. Buhat ngayon upang hindi na kami muling magkasala at malayo sa iyong pananaw. Sa pangalan mo, Jesus, binubuhosan ko ang aking kamay ng tubig na ito at binabasa ng langis na ito. Buhusan ng konti ang inyong kamay, left and right, ang inyong palad. Punasan ang inyong langis. At pagkatapos, mapunasan ang inyong makamay ng langis at tubig. Itaas, bukas palad ang makamay niyan. Brothers and sisters, ngayon ang mga huling araw, sinabi ng Panginoon na kanyang ibubuhos ang kanyang Espiritu. According to our faith, it will be done unto us. Ayon sa paniniwala niyo, mangyayari at mangyayari ang inaasahan niyo. Taas ang inyong makamay na pinunasan ng langis at binuhusan ng tubig. Iwagayway niyo ang makamay na yan. Bakas. Purihin ang Panginoon. Purihin, 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 purihin.
purihin, purihin ang buhay na Diyos. Ngayon, ipatong ang kamay niya sa ulo niyang katabi. Ulo, patong. Patong yung maramdaman nila. Now, brothers and sisters, this is the day of Pentecost. And every day is Pentecost day. Araw-araw ay araw ng Pentecostes. Sa sino mang makaririnig ng mabuting balita ni Kristo Jesus nating Panginoon at mananalig at manampalataya sa Kanya, ang Espiritu ay ating matatawag at maanyayahan sa atin nga ay manahan ng habang panahon upang ang kapangyarihan at sekreto ng buhay ay ating higit na maunawaan. Let's invite Him. Let's sing, "Come Holy Spirit, I need you." Roll in, come Holy Spirit, fill the hearts of your people right now. Let the glory of God our Father in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. Feeling of the power of the Holy Spirit right now. Tanggapin niyo ngayon at isigaw niyo sa pamagitan ng pagpupuri ang salita ng Diyos. Hallelujah! Salamat ang karamdaman sa sinabukonan, karamdaman sa sikora, karamdaman sa lamunan, karamdaman sa
sa buto, karamdaman sa dugo, karamdaman sa puso, sa mata, sa ilong. Lahat pa rin ang karamdaman na aming sinasaklaban ngayon din at tinatawag ng kapangyarihan, nagpapalaya ang kapangyarihan Espiritong Banalay, pinangakong ibubuo sa mahuling araw. Now and then, now is the time. Now is the time. Praise in the name of Jesus. Hallelujah. Kura mayala lahura makandaya. Hayala lahura makandasi. Hayala kura maya. Hayala lahura makandasi. Hallelujah. Hallelujah. Glory to you, Lord. Glory. Halitasi ng dalawang kamay. Si hallelujah. Hura makandaya. Hayala lahura makandaya. Hayala lahura makandaya. Hallelujah. Hallelujah. Si hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Move your hands and say hallelujah. 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 Oh, hallelujah. 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 Sing hallelujah. Hurrah makasih. Hallelujah. 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 Praise be the name of Jesus. Let the blood of Jesus cover you right now. Let the grace and mercy of God Almighty cover you right now. Set you free. Hayaan niya ng pangalan ng Jesus. Palayain ko yung galak. Pagalingin kayo sa Espiritu at katawan. Upang kayo mamuhay sa Espiritu at katotohanan sa isang bahay. Oh, hallelujah. Hallelujah. Pura makanda masi. Hallelujah. Hallelujah. Si haro kamba kunda mayalala kunda masiya. Ang lahat na pinagpala ay umawit ng hallelujah, hallelujah. Hura makanda yalala hura makayala kunda masiya. Hayalala hura makanda makunda masiya yalala kunda masiya. Hallelujah. Sing hallelujah. Hallelujah. Raise up your hand. Let's worship Him now. Sing it loud. Maghawakan kayo ng kamay. Hold your hands together and move it. Maghawakan yung kamay. Taas nyo at haba. Hallelujah. As we sing, hallelujah. Nang biyaya at kapangyarihan ng Espiritu Santo ay manalaytay sa inyong mga kamay na pinag-uugnay. At sa dakilang pangalan ni Jesus, ganap na tayong lahat ay palayain at pagalingin sa lahat ng ori ng mga karamdaman at mga takot sa buhay. Sing it loud. Thank you.
inyong katabi nyo, left and right. Kaya kapantan nyo, let the grace and the love of the Lord Jesus Christ the Spirit be upon each one of us. Lahat na pinalaya ng Panginoon, padama ang kanyang paglaya sa kanyang katabi. At sa dakilang pangalan ni Jesus, tanggapin natin lahat ng kapuspusan sa Espiritu ng Panginoon upang tayo makapaglingkod sa kanya ng walang takot. Softly now. Hum it softly. Father Almighty God, I give you praise. I thank you for this wonderful mercy. Pinupuri ka namin, dinaw lahat din na lakila, lakila ng magpagpalang Diyos sa biyayang ibinigay mo sa amin. Tunay na ikaw ang Diyos na tapat at lakila. Nararapat na sambahin sa Espiritu at Tutuhanan sa habang panahon. Nararapat na pag-alaya ng aming buhay, ng aming lakas, ng aming karunungan at ng lahat sa aming buhay. God, we will serve you no matter what. We will serve you, Lord, even the trials come from this day on forward. Asan niyo makamay? And let's declare that we can serve the Lord now with the grace and power of the Holy Spirit in our hearts, even though the trials come. Praise be the name of Jesus. Glory to God. The love of God, we are born and conquerors, no one can defeat us, we are the chosen generation, we are the sons of God, we are sons of God. We are the trials come. Thank you.
sa kanila. Purihin ang Panginoon. Iyan ang pagpupurin, walang kapangyarihan. Isigaw niyo, power! Ulitin niyo, power! Lansan niyo pa! Purihin ang Panginoon. Purihin ang glory to God, glory to Christ Jesus. Okay, brothers and sisters, manatili kayo sandaling nakatayo. Sandali lang ito. Hindi magtatagal. Mga 3 oras lang. Kasi pag umupo kayo, baka kayo makatulog. Okay. Have you ever tried to ask yourself, what is it that keeps you coming back to this place? Itinanong nyo na ba sa inyong sarili, ano ang kapangyarihang nagdadala sa inyo paulit-ulit sa dakong ito? Itinanong nyo na ba sa inyong sarili kanina magdamag, bakit kayo naririto? Itinanong nyo na ba kung bakit kayo tumatagal ng isang araw, isang gabi o dalawang gabing walang pagkain, subalit na nakapagpupuri pa sa Diyos? Kayo ba'y nag-ayuno? Sino nag-ayuno na sa kamay? Humingi na kayo at bibigay kayo ng Panginoon. Itinanong nyo na ba kung anong kapangyarihan ang naghihikayat sa atin na tayo magpainit o kaya magpaulan? Kayo ba inabot na minsan ng ulan dito? Inabot na ba kayo ng bagyo? Naitanong nyo na ba na bagamat kahit kayo ay harangan ng sibat sa inyong pintuan, di kayo matipigilan kundi makadalo pa rin dito? Kayong mga may sakit, bakit kayo naririto? Anong kapangyarihan ang dadala sa inyo para kayo ay makipagpuyat na dapat kayo ay nasa inyong mga tahanan? Kayong mga nanonood sa television, anong kapangyarihang bakit ngayon nang nasumpungan? Bakit hindi kayo makatulog buwat pa kaninang alas 11:30 hanggang ngayon? Bakit kayo gising pa at hindi malis dyan sa harapan ng inyong television? Kapatid, lahat na nakipagpuyat ngayon maging sa kanilang mga tahanan, tatandaan nyo, tayo'y bibigyan ng kapangyarihang itong tataglayin natin sa habang panahon. Have you ever asked what keeps you going in times of trials? Tinanong niyo na ba, ano ang kapangyarihang nakapagpapatayo sa atin sa gitna ng mga pagsubok sa buhay? In times of depression, sometimes we are tempted to commit suicide. Sometimes we are tempted to run away from home. Sometimes we are tempted to resign from our work. Sometimes we are tempted to give it up. But just the same, we keep coming back. Minsan inisip na natin na tumalikod, lumipat kung saan-saan. Subalit pagdarating ng araw ng Sabado, naririto tayo. Di ba minsan sinubukan nyo nang huwag makinig sa himpilan ng DWXI, subalit pagkaraan ng ilang oras o kaya araw, muli nasusumpuhan kayo, naroroon kayo? Nasumpuhan nyo na ba yun? Naitanong nyo na ba, ano ang kapangyarihang ito na humihikayat sa atin? May isa akong nakausap kahapon sa isang hotel na aking pinuntahan sa lobby. Lumapit sa akin ng wika isang babae, ito at ang wika niya, Brother Mike, salamat sa Diyos at nasumbong kita dito. Matagal ko ng pangarap na makalapit siya. Ako niya, isang tomboy. Wika niya, nasumpungan ko ang insaga sa television at mula ng gabing yun, ang pusong babae ang tumutibok sa akin ngayon. Hinihiling ko lang na ikaw ay makamayan. Wika niya, sapat ako'y naniniwalang kapag nakamayan kita, magkakatotoo sa buhay ko ang aking nakikita. At ang wika ko sa kanya, anong nakikita mo ngayon? Ano? Yun din ang sinabi niya. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Now, brothers and sisters, sigaw niyo ulit, power! My question is, what is this power that pulls us, that pushes us to come back in force? What is this power that keeps you going in times of trials? What is this power that keeps you hanging on there? Sinabi na ng doktor, 30 days to live ka na lang, or 3 months to live, or 3 years to live, and yet you are there. What is this power? Anong kapangyarihan nito? This is a power that bring back failures to success. Ito po isang kapangyarihan na ang mga bagsak na sa negosyo ay muling magtatagumpay.
Ito po isang kapangyarihan ng mga ambagsak na sa kanyang katawan ay muling magkakaroon ng kalusugan. Ito isang kapangyarihan na hindi na makatayo ay muling makatatayo sa kanyang kalagay. Amen? Ito isang kapangyarihan kahit 25 taong ka nang hindi nagkakanak ngayong gabi, maglilihit ang kapatid. Amen? Ito isang kapangyarihan na kahit ikaw ay 55 na at wala pa nang liligaw ngayong gabi, may iuwi kung manliligaw. Amen? Aniwala kayo? Hallelujah. Ito isang kapangyarihan na kung yung panaparito ka dito, hindi ka marunong mag-ayos ng mukha, uuwi ka ngayong ayos na ayos ang iyong mukha. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Sabihin niyo, Brother Mike, ano ang kapangyarihan na yan? Gusto niyo malaman? Kayo ba'y umaasang malalaman niyo ang kapangyarihan ito? Sino ang umaasang malalaman niyo ang kapangyarihan ito? Kasi ang kamay. Isigaw niyo, pag-asa. Ulitin niyo. Lakasan niyo. Iyan ang kapangyarihang humahatak sa atin sa dako ito araw-araw. Iyan ang kapangyarihang bibigay sa atin ng lakas at sigla kapag tayo pinanghihinaan. Pag-asang nang gagaling sa salita ng Diyos. Hope, power! Isigaw niyo, hope, power! Isigaw niyo ulit, hope, power! Kayo ba ay kagabi, umasang ngayong umaga ay tatanggap ng biyaya galing sa Panginoon? Kaya kayo naririyampa dahil sa kayo umaasang pagpapalain ng ating buhay at mga pangyarihang Diyos. Kayo ba'y umaasang makapapasok sa kariyan ng langit? Kaya kayo nagpupuyat dito upang sumamba, upang humingi ng tawad sa Diyos at umaasa tayong may langit tayong papasukan. Amen! Kayo ba'y umaasang aangat ang inyong kabuhayan? Yan, kaya kayo naririto sapagkat dahil sa kabuhayan. Amen! Ikaw ay umaasang may manliligaw na sa iyo at may pakakasalan? Amen! Purihin natin ang Panginoon. Sige nyo ulit, pag-asa. Okay. It comes, brother, tanong nyo, Brother Mike, saan ang gagaling ang pag-asang yan? Okay. According to Romans chapter 5 verses 1 to 6, alam niyo sa totoo lang, ako po ay nagninilay at nag-ayuno ng kaunti. I must confess, nag-ayuno ko ng kaunti. Kanina, tanghali kumain ako kasi alam niyo naman, magtatrabaho ko dito, ano? Exempted ko dito, di ba? Hallelujah. Dapat sa pag-ayuno niyo, kasama na ako. Amen? Kapag kayo nag-ayuno para sa akin, doble ang pagpapala niyong tatanggapin. Amen? Kayong mga may sakit, umaasa bang uuwing wala ng sakit? Naniniwala ba kayo matapag tatagumpayin niyo ang inyong makaramdaman? Amen. Amen? Naniniwala ba kayo maging ang kamatayan ay ating mapagtatagumpayan? Sino naniniwala sa kamay? Tumalo lang ito. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay, now listen. Pakinggan niyo ito. Romans chapter 5 verses 1 to 6 says, therefore, since we have been justified through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand, and we rejoice in the hope of the glory of God. Not only so, but we also rejoice in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance. Perseverance, character. And character, hope. And hope does not disappoint us, because God has poured out His love into our hearts by the Holy Spirit, whom He has given us. You see, at just the right time, when we are still powerless, Christ died for the ungodly. Kapatid, at the time when we were still powerless, noong mga sandali na tayo ay walang kapangyarihang iwan ang kasakalanan, nung kapang katapanahon na tayo wala kapangyarihan iwan ang mabisyo sa buhay. Nung kapanahon na wala tayong kapangyarihan iwan ang sama ng loob, mga kabiguan sa buhay, si Kristo na ating Panginoon ay tinanggap ang hatol na kamatayan upang sa pamagitan ng kanyang kamatayan, magkaroon tayo ng kapangyarihan. Glory to God, glory to Christ Jesus. It is because of the grace of the Lord Jesus Christ
that we have this hope. Sigaw niyo, hope. Dahil sa pagkamatay ni Kristo, dahil kay Kristo, sa Kristong ito, dahil kay Kristong ito, ako'y naririto. Dahil sa Kristong ito, kay naririyan. Dahil sa Kristong ito, muling sisikat ang araw. Dahil sa Kristong ito, kay magkakaroon muli ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasya. Dahil sa Kristong ito, ang lahat ng ating kahilingan ngayong umaga ay ibibigay, 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 ibibigay. Sigaw niyo, ibibigay, 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 ibibigay ni Yahweh El Shaddai. Naniniwala kayo? Can't you feel the power right now? Hindi ko nararamdaman ang kapangyarihang ito? Ako'y umaasang walang sino mang nariritong owing hindi taglay ang kapangyarihang ito. Amen! At wala kayong inaasahang hindi nyo tatanggapin ngayong umaga. Amen! Lahat na umaasa, ano man ang inaasahan nyo kapatid, huwag nyo lang aasahan yung wala. Aasahan niyo ng ating Diyos ay isang Diyos na tapat at dakila, hindi nagkukulang. He is a God who is more than enough. Ito ang ibig sabihin ng El Shaddai. Ang ating Diyos ng langit at lupa may pangalan. At ang pangalan ay El Shaddai. Huwag niyong lalaitin ang pangalan ko sapagkat kikitungin. Huwag niyong bibintangan, paparatangan ang lingkod ni El Shaddai na walang katotohanan sapagkat kayo mamatay. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Isigaw niyo, hope. Sabi dito, you see, at just the right time when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Before Christ died on the cross, we are all powerless. We are a slave to sin. Diba, bago niyo nakilala si Kristo, kahit piraso ng sigarilyo, hindi niyo maiwanan. Alipin kayo ng sigarilyo. Hindi ba nang ninyo makilala si Kristo, alipin kayo ng bibig at dila niyo, mura dito, mura doon? Hindi ba ninyo makilala si Kristo, alipin kayo ng takot at pangamba? May kinakain na nangangamba pa kung saan kukunin isusunod? So balik, kapag sa inyo sumainyo sa Kristo, kapatid, may trabaho sa walang trabaho, hindi ka mangangamba, sapagkat alam mo ang lahat ng bagay, bigay sa inyo. Amen! Sino ang ibig ng trabaho? Tumalo ng tatlo. Yan lang, trabaho na yan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So before Christ died, we are all under the dominion of sin. Tayong lahat ay pinaghaharian ng kasalanan. Kaya ang mga taong hindi makawala sa kasalanan, ang kahulugan niyan, hindi tinatanggap si Kristo sa kanyang buhay. Kinikilala lamang si Jesus, subalit hindi tinatanggap sa kanyang puso, sapagkat mayroon siyang Christopher na hindi maiwanan. Narinig niyo yun? Bato-bato sa langit ang tataman, magalit na sa akin ngayon. So, kapatid, kapag nagalit ka sa akin, makikita mo ang katotohanan sa isang umaga magigising kang mayroon ang power! Power to overcome sin! Power to overcome slavery to sinful habits! Amen? And power to speak the word of truth! Kapangyarihan, hindi natatakot na magutom sapagkat ang tao na kikipag-isa kay Kristo ay hindi ginugutom ni Kristo. Amen? Romans 5:5 says, and hope does not disappoint us. You understand my English? Naintindihan niyo aking English? Ang sabi sa Biblia, ang pag-asang ito, hindi tayo binibigo. Saan man kayo nakatayo ngayon, hindi kayo bibiguin. Ang inyong pagpapagod at pagpupuyat sa magdamag, may gantimpalang ibibigay sa Yahweh. Amen! Purihin ang Panginoon. Ang umaasang pinagpapagod. Ulit. Okay. I know this hope is powerful. Alam niyo kung bakit? Ulit-ulit, maraming narinig kayo dito nagpapatotoo. Yung kanina nagpatotoo sa atin, doktora ho yun. Doktora, alam niya ang katayuan niya. At alam ng kanya mga kakilal, kaibigan, mga doktora ang dapat gawin sa kanya. So balit, bago siya nagpa-opera ng tuluyan, nakarating sa kanya ang mabuting balitang nagbibigay pag-asa. The word of hope, which is the word of God, came to him. Lahat na karirinig ng salita ng Diyos ay pila ng DWXI ay nagkakaroon ng makapangyarihang pag-asa sa buhay.
at sa pamagitan ng pag-asa nito sa buhay, nagsisimula ang humala ng buhay. Amen. With hope in your heart, brothers and sisters, you will see a miracle. Dahil sa pag-asa ng yun ang ginawa niya, nakipagsiksikan, nakipagpuyan, at nang marinig niya ang katotohanan, sa inanalig at nanampalatayang huwi ko sa kanya, kapatid, umuwi kang walang karamdaman. Sabihin mo sa doktor mo, wala kang ooperahan, ikaw ay pinalaya na ngayon din, hindi bukas, ni Yahweh ang sila. Amen. At iyan din ang mangyayari sa inyo, sa iyo, kung ikaw ay gising, kung hindi ka tulog, kapatid, kung ikaw ay gising at nakaririnig ngayon, huwag mo nang alalahanin ang buhay mo. Tatandaan mo, pag-asa ang kailangan mo. Let that hope stay in your heart, and hope will not disappoint you. Amen? Sabihin niyo, Brother Mike. Prove it. Okay, patutunayan ko sa inyo. Kayo talaga naghahanap ng patutuo. Romans 18:21 says, ito'y paulit-ulit na aking tinutunghayan. Against all hope, Abraham in hope believed, and so became the father of many nations. Against all hope, wala nang kapag-asa si Abraham at si Sarah na magkaanak, sapagkat si Abraham 100 taon na, si Abraham, si Sarah naman ay 86 na yata yun. Matanda na, butot balat na lang, tuyot na, wala na talagang pag-asa. Si Abraham naman, wala nang magagawa, kundi patapik-tapik na lang. Subalit, hindi na wala ang pag-asa. Umasa si Abraham na ang sinabi ng Diyos sa kanya ay magaganap sa takdang panahon. Amen? Against all hope, wala nang kapag-apag-asa. Subalit, umasa. At dahil sa pag-asa niyon, ang pangako ng Diyos ay natupad kay Abraham. Amen? Kaya kapatid, kung wala ka ng pag-asang lumaya sa katayuan mo, umasa ka ngayon. Umasa kang sa araw na ito, sa pamagitan ng mensaheng ito, lalaya ka kapatid. Tutulungan ka ng Diyos kung isusuko mang buhay mo sa Panginoon. Ang pag-asang iyan, ang siyang magbibigay sa iyo ng lakas at kapangyarihan, ikaw ay makapasok sa karian ni Yahweh El Shaddai. Amen! Kayo ba'y umaasang makakarating sa langit? Okay. Hope therefore is power. Ang pag-asang ito ay isang kapangyarihan. Sa totoo lang, di ba nung una nawala rin yung pag-asa? Mayroon pumunta sa akin, mag-iina. 6 times denied sa US Embassy ng kanilang visa. Imposible sapagkat sila may pending petition buhat sa kanilang asawa. Kapag kayo may petition doon, kita bibigyan ng tourist visa. Naniwala kayo? Lumapit sa akin. Tatangwikan niya, Brother Mike, sabi ng aking ahente, palitan ko ang aking visa, ang aking passport. Palitan ko rin ang aking pangalan, pati ng aking mga anak. Sabi ko sa kanya, pandaraya yan. Hindi tinutugon ng Diyos na nagdadaya. Ang mga tao nagdadaya ng Panginoon. Kung gusto mo makakita ng himalang Panginoon, umasa kang sa pamagitan ng ating sama-samang panalangin sa Lunita, ikaw ay bibigyan ng visa. Dumalo siya ng araw ng Sabado doon sa Lunita. Lunes, bumalik sa Isimbase. Pumila. Silang mag-iina. Umaawit ng El Shaddai. Ikaw ang aming pag-asa. Pagdating doon sa counter ng konsol na nagdi-delay sa kanila madalas, doon naman sila natapat. Ngumiti sa kanilang konsol. Tinanggap ang 4 na passport. Pinabalik pangatlong araw, multiple visa ang binigay sa kanila. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Siguro nabalitan ito ng isang consular officer sa embassy ng Amerika, pumunta sa akin ng Amerikanong ito. Ako'y in-interview. At ang wika niya, totoo ba niyang nagbibigay ka dyan sa El Shaddai ng US visa? Hallelujah. Ang sabi ko sa kanya, hibala yun. Kung ibinibigay ko dito, hindi. Narinig ko niya, tinatatakan mo niya yung mga passport nila. Oo nga naman, basta ginaganong ko ang passport. Pagbalik sa US embassy, may visa na. Kapag ang nagbigay noon si El Shaddai, hindi ako. Sapagkat yung mahigpit mong konsul, nagbago ang isip at puso. Dahil sa pag-asa ng taong ito na siya'y tutulungan ni Yahweh El Shaddai. Amen? Natatandaan niyo ba yung babaeng dinurugo sa Biblia ng 12 taon? Ano sa tingin niyo ang nagpagaling sa kanya? Ang sabi ng Panginoong Kristo, your faith has healed you. But brothers and sisters, before faith comes into being, pag-asa muna.
Bago nagkakaroon ng pananalig at panampalataya ang isang tao ay pag-asa muna. Tingnan niyo ang Biblia, Hebrews 11:1-6 says, faith is the substance. Kahit walang substance si Brother Mike, but faith, my faith has substance. Faith is the substance of things hoped for. Narinig niyo yan? Ang pag-asa ay katibayan ng mga bagay, ang pananalig ay katibayan ng ating inaasahan. Amen? Sino sa inyo nagkaroon agad ng pananalig kung hindi nagsimula sa pag-asa? O hindi ba, nang maring mabuting balita, nagkaroon kayo ng katiting na pag-asa? Nangyayain kayo papunta dito, nagkaroon kayong pangalawang katiting na pag-asa. Nang bumalik na dito, ng tatlong ulit, yung katiting din ay naging buong pag-asa. At nang mabuo ang pag-asa mo, di ba natanggap mo ang hinihingi mo kay Yahweh sila? Purihin natin ang Panginoon. Purihin mo. Kaya yung mga taong nanatili sa kanila, mga tahanan at makalabas, mahina ang pag-asa noon. At kung may pag-asa yon, di matatakot. Harangan malang sibat ang tao may pag-asa, tiyak ay pupunta pa rin. Amen. At kapag ang pag-asa mo ay ikinilos mo, ang pananalig na mahimala ay dumarating sa iyo. Pag-asa, pananalig, at pag-ibig ay dumarating sa buhay ng tao. Iyan ang palakpak ng mga puyat na. Purihin natin, Panginoon. Purihin natin. So, when you are down, brothers and sisters, remember this. Sabi ni Haring David in Psalm 42:11 says, nung si Haring David ay bagsak ang kanyang espiritu dahil sa pagkakasala. You know, kapag nagkasala tayo, bumabagsak ang ating espiritu, maniwala kayo. Kapag bumagsak ang ating espiritu, bagsak pati ang ating katawan. Bagsak pati ang ating ulo na tuturiti yan. Amen? Maliban ang ating kasalanan ay ating ihayag, pagsisihan at talikdan, di manunumbalik ang ating sigla at lakas. Sabi niya dito, why are you downcast, O my soul? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. Put your hope in God. Ilagak mo yung pag-asa kay Yahweh El Shaddai, kapatid, hindi ka mabibigo, sapagkat hindi nabibigo ang sino mang naglalagak ng pag-asa kay Yahweh El Shaddai. Amen? Kayo ba'y umaasa pang paupuin ko? Sinong umaasang paupuin? Lahat na umaasa ay umupo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Naniwala na kayo? Na mangyayari ang inaasahan nyo? Okay, lahat na umaasa ay umupo. Lahat na umaasa ang patatayin muli mamaya, umupo muna. Okay. Pag-asa. Ano sa tingin nyo ang nagpagaling doon sa babaeng dinudugo ng mahabang panahon? Pag-asa. Di ba madalas sa bahay ko sa isang babae na lumapit sa akin about 5 or 6 years ago. 3 years na dinurugo. Botot balat na lang. Hanggang sa nagalit sa akin sapagkat hindi makalapit sa akin. Subalit na naghihingalo na, naalala niya muli ang pag-asa sa Diyos. Muli siyang humakbang at lumapit at humingi ng tawad. Nagalit sa akin, wala akong ginagawa. Sabi niya sa akin, sabi ko, ba't ka nagalit sa akin? Kasi wala kang ginagawa sa akin. Tignan niyan. May gawing kasawala ang tao nagagalit sa iyo. Naniwala kayo? Gumagawa na tayo mabuti dito, yung mga tao naman din natin kasama, gumagawa ng masama laban sa atin. Kung ano ng kwento ang pinalalabas nila sa mga dyaryo, mabili lang kanilang mga dyaryo. Pag tayo binabati ko, so kaya pinagbibintangan ng kung ano-ano, nandun tayo gumagawa po. Amen? Okay. Tanong nyo, Brother Mike, how do we receive or possess this hope power? Sigaw nyo, hope power. Sigaw nyo. Sigaw nyo lang. Sigaw nyo lang. Okay. Di ba napupuna? Sa una mahina. Pangalaw malakas. Pangatlo lakas-lakas. Pangapat lumalakas. Panglimang mas malakas. Ulitin nyo. Amen. Ulit. 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 Ang ibig sabihin niyang kapatid, huwag ka lang dadalo at makikilig minsan. Hindi lalakas ang iyong pananampalataya.
kailangan madalas, madalas, ulit ng ulit, kagaya ng ating pagsigaw ng amen, kagaya ng ating pagsisigaw, kapag inulit mo, inulit mo, lumalakas, 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 hanggang sa paglakas mo, uuwi ka, walang sa wheelchair. Amen? That's how faith is exercised. And that's how hope operates in power. So tanong mo ngayon, Brother Mike, how do we receive and possess this hope power? Okay, paano natin natatanggap at matatanggap at maingatan ang mahimalang pag-asa nito sa buhay? Siguro kayo, umaasang madalas ang gumay dito, no? Kaya pala madalas ang pumunta dito. Hallelujah. Okay, maliwanag na, hindi gabi yan. Sabihin niyo ang totoo. Hindi na ako babalik dito. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin. Glory to God, glory to Christ Jesus. Okay, how do we receive or possess this hope power? Paano natin ito matatanggap ang mahimalang pag-asa nito? Ibig ba sabihin ito, basta tayong umasa, umasa ng umasa? Hindi. Marami dyan umaasa, walang inaasahan. Ano? Umaasa sa asawa. Umaasa dun sa Bombay. Nalilig niyan? Umaasa dun sa number ko. Ano? Kung sino-sinong inaasahan. Makinig kayo. Gusto yung malaman kung saan gagaling pag-asa nito mahimala? Dalawang klaseng pag-asa, ha? Pag-asa sa lupa, walang himala. Pag-asa sa langit, may himala. Amen? Okay. Kanina may narinig tayo. Bata yan yung aking narinig patutuo. Leukemia yata ang sakit noon. Amen? Hinalingan na yata ang buhay niyo. Pero ang sabi niya, kung natuto, sabi niya, 7 years na ako, buhay pa ako. Amen? At after that, hindi lang buhay. Magaling pa at nabubuhay. At nabubuhay ng mahabang panahon. Ikaw ang asahan mong ikaw ay magdadalaga, magtataanak at magtataapo pa. Tatanggapin mo ang buhay ngayon sapagkat hindi tanawalan ng pag-asa kay Yahweh El Shaddai. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. God bless the Christ Jesus. Ito ang ating paligid. Wala tayong maasahan. Huwag kayong aasa sa kaibigan. Huwag kayong aasa sa politiko. Huwag kayong aasa sa may mga katungkulan. Pangsamantala ang lahat na katungkulan na yan. Subalit ang katungkulan at pag-asa kay Yahweh El Shaddai ay panghabang panahon, walang aagaw nito sa atin. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Now, there are 3 sources of this hope. 3 panggagalingan. Kayo ba'y nakikinig? Huwag kayong lakad ng lakad dyan para magkaroon kayong pag-asang ito. Amen? Huwag kayong kain ng kain dyan, mamaya ng kain. Okay? First, according to Romans chapter 15 verse 4 says, for everything that was written to teach us, so that through endurance and encouragement of the scriptures, we might have hope. Naintindihan nyo ang aking English? Ulitin ko. For everything was written to teach us, so that through endurance and encouragement of the scriptures, we might have hope. Unang source, unang pinagbubuhatan ng pag-asang itong hindi nabibigo, ay ang salita ng Diyos. Ang mabuting balita ni Kristo. Ang mabuting balita ni Kristo. Kayo'y nakikinig, kaya ay sinabi ko ni pupunta dito, nagawi pa rin ako dito. Amen! Sabi dito sa kabila, kami naman, Brother Mike, may pag-asa rin kami dito. Okay. Alalahan ninyo, mapapalad daw ang inaapi sapagkat si El Shaddai ang dakampi. Kaya maapi man kayo dito, paminsan-minsan, huwag kayo mag-alala, dubli ang pagpapalad. Amen! Huwag kayo wala ka man. Pilag ng Panginoon, purihin ng Diyos. Now, brothers and sisters, the first source of this hope power is the Word of God. Salita ng Diyos. Kung pakitinggan nyo lamang ang ebanghelyo ng mabuo ng ating Panginoon sa loob ng simbahan at lalo na sa himpilan ng lakasan nyo. Lakasan nyo. Isa pa. Yan ang mga pinagpala ng pag-asang mahimala sa himpilan ng DWXI.
Now, brothers and sisters, come in your hope power. This hope power originates from the Word of God. Kaya marami nagtatanong sa atin, Brother Mike, bakit hindi ka nagtatayo ng mga simbahan? Ano mga simbahan? Sa dami ng simbahan, nagkaroon ba tayo ng pag-asa? Nakagaya nito? Ang sabi ng Diyos, humayo ko sa buong sanlibutan, ipahayag mo ang mabuting balita, sapagkat sa pamamagitan ng mabuting balita, magkakaroon ng pag-asa ang mga tao ng kaligtasan, at ang lahat na mananalig at mananampalataya ay ating iligtas, sabi ni Yahweh El Shaddai. Amen! That's why every peso that we receive as donation, your offerings and tithes in this ministry, binibili natin gaano mang kamahal na mga oras ng television para hindi walang paano makarating dito sa kanilang mga silid ay aabuti ng mabuting balita, magkaroon silang pag-asa at makilalang katotohanan upang sila rin ay makasama natin pumasok sa karyaan di Yahweh El Shaddai. Amen! At sa bawat sulok ng daigdig, alam niyo ba ng inyong tinutulong dito, kaano man yung kalit o kalaki, nakakarating ng Roma, nakakarating ng Europa, nakakarating ng Canada, nakakarating ng Amerika? Bakit? Ang ating mga gawain doon ang siyang sinusuportahan natin. Filipino ang nagpapakalat ng mabuting balita ngayon sa buong daigdig, at tira ng Pilipino ang nagpapakalat ng mabuting balita nito sa buong daigdig. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Bilang natin narinig yan, bihin akong ihayag yan, sapagkat sinabi ng Diyos, ang ginagawa ng kanan mong kamay, huwag mong ipapalam ng kaliwa. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Brothers and sisters, knowing that faith emanates from hope, I will show you later. Makikita ko sa inyo ang katotohanan nito. Ang pananampalataya ay nagpapasimula sa pag-asa. At ang pag-ibig din na kagaya sa Diyos, nagpapasimula din sa pag-asang ito. This hope power, makikita ko sa inyo, knowing that this hope power emanates from the Word of God, I have committed myself, the whole of my life, including my wealth, if I have, to proclaim the good news of God that gives hope to mankind. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Sigaw nyo, hope power. Ole! Ole! Ang hope power na ito ay nagsisimula sa pakikinig. 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 Sabihin niyo. Ole! 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 Nakikinig ba kayo? Sino nakikinig ka sa kamay? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Romans 15:4 says, for everything was written to teach us, so that through endurance and encouragement of scriptures, we might have hope. Okay. Naniniwala ba kayong kayo'y may inaasahan ngayon? Naniniwala ba kayong inaasahan nyo ay darating sa inyo? Isigaw nyo, darating. Close up, close up. Hallelujah. Rest. Kayo mga nanonood sa television, close up, pag-aalis silang tingin nyo. Eye to eye. Ikaw na may sakit na nakikinig yan, bango ka sa higaan mo. Look at my eyes. Umasa ka sa pamamagitan nito. Ang biyaya at kapangyarihan ng Espiritu Santo sumasa amin ngayon ay darating sa iyo. Palalayain ka. Pagagaling ka, sa isang linggo, tatayo ka rin at sasabihin mo, ikaw ang taong tinukoy ng Espiritu ng Panginoon ng umaga, ng araw, ng Pentecostes. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Aniwala kayo? Okay. Second, so the first source of this kind of hope is scriptures. Pakikinig ng salita ng Diyos. Walang taong nakinig ng salita ng Diyos na hindi nabuhayan. Kahit yung malapit ng mamatay. Kahit yung kukurap-kurap na lang ang mata. May nagpatuto sa akin, yung aking gumugupit sa akin, yung isa niyang pasyensya niyang customer, ni hindi na kumukurap ang mata, hindi na kumakain, di na makabangon, ay huwag mo ko natutulong. Di ko alam. So balit sabi niya, Brother Mike, nang ikwento sa akin ng aking customer, ibinigay ko niya ang voice tip ng gawain ni El Shaddai. Sa maniwala kasi hindi pagkaranasan nila bumalik sa akin dito ang kanyang mister at mga anak na nagsasabing ang aming asawa ay dumilat na kumukurap na ang mata.
pumukurap na ang mata. At nung isang araw ay binalita sa akin, hindi lang pumukurap na ang mata, bumangon at kumakain na. Binigyan ng pag-asa ng mabuting balita ng kaligtasan. Binigyan ng pag-asa ng mabuting balita na galing sa Diyos. Binigyan ng pag-asa ng Diyos. At ang sabi sa manlalaklat, hindi ka bibiguin ng pag-asang ito na bigay sa iyo ni Yahweh El Shaddai. Amen? Aniniwala kaya? Isigaw niyo, bigo. Ulit. Ulit. Kayo ba'y nabigo na? Sino nabigo na? Isa kaman. Nang kayo mabigo, di ba kayo nagkaroon ng pag-asa na makababangon ulit? Nakabangon ba kayo? Sapagkat hindi sinungaling ang ating Diyos. Pag sinabi ng Diyos ay kanyang gagawin, kapag kanya'y pinangako ay kanyang ibibigay. Amen? Okay, the second source of hope is found in 1 Peter chapter 3 verse 15. Okay. But in your hearts set apart Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope you have. But do this with gentleness and respect. Ngayon, ang isang source ng hope sa atin manggagaling na nagkaroon na nito para doon sa mga wala pa. Ano daw ang ating gagawin? Kapag may nagtanong sa inyo, saan ka na naman nang galing maghapon at magdamag? Anong sasagot niyo? Pag tinong, ano ang nakuha niyo doon? Lakas niyo. Hallelujah. Halimbawa, yung nasa lubong mo ay nagbantay sa iyo ngayon, naniningil lang utang. At sinabi sa iyo, yung sinabi mo, ano na pa mo doon? Sagot mo, ano? Hindi, ang sagot nyo kanina, pag-asa eh. Okay? Okay, tatanong ko ulit, anong inaasahan mo? Anong sagot? Darating na ang pambayad ko sa iyo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Now, brothers and sisters, the second source of hope is your living testimony. Ang ating buhay na patutuo. Kaya kayo pinagpapala ng Diyos daayon sa pag-asa nyo upang kayo naman ay maging daluyan ng biyaya ng Panginoon sa pamagitan ng inyong buhay na patutuo. Na ikaw inabot ng mabuting balita ng Diyos, na ikaw binigyan ng bagong pag-asa ng Diyos at ang pag-asa mo yun ay hindi ka nabigo. Ipapatuto mo, isisigaw mo sa maraming tao, huwag kang mahiya. Kapatid, ang dami na sa inyong pinagpala, hindi pa tumayo sa entablanong ito upang ihiyag ang katotohanan. Isang malaking kasalanan ho yan. Pinagkakaitan nyo ang ating makapatid na isang kapangyarihan na dapat mangyari, manggaling sa atin. We are not blessed by God for us alone. Hindi tayo pinalaya, hindi tayo niligtas, hindi tayo pinagkakalooban ng biyay ng Panginoon para sa ating sarili, kundi para sa ating lahat. Kayo ba dyan sa malayo may pag-asa na? Narinig nyo ba ang mabuting balita dyan? Sumigaw nyo sa malayo ng malakas. Lakasan nyo pa yung nasa malayo-malayo. Ayan. Iyan ang uuwi ng dala ang mahimalang pag-asa sa buhay. Purihin natin ang Panginoon. Kaya, brothers and sisters, kung may nagpapatutuo dito sa entablado, huwag kayong maingay. Okay, okay. Okay, tahimik kayo, tahimik kayo, tahimik kayo dito. Tahimik kayo dito, ha? Sasabihin ko sa inyo, nawawalan kayo kapag sumisigaw kayo nagsasalita ako. Pag nagsasalita ako, huwag niyo sasabayan ng sigaw. Amen? Sila tahimik doon, kayo nagsisigaw dito. Naririnig nila kayo hindi, kaya may kulang kayo. Amen? Hallelujah. O sigaw lahat, sigaw. Pag sumisigaw na patas ang kamay, ulit. Ulit. Oto. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God. Glory to Christ Jesus. So, si tawa tayo. Hallelujah. Iyan ang puspos ng Espiritu Santo. Umiiyak, sumisigaw, tumatawa para mga sira. Ano? Ay, pero may pag-asa naman tayo. May pag-asa tayong hindi bibiguin ni Yahweh El Shaddai sa araw-araw. Amen? So, the other source of this miracle hope is
listening to those who are testifying of the goodness of God. And sabi ni Cristo, and ye shall receive power after that the Holy Ghost is upon you, and ye shall be my witnesses. Kayo ang magiging mga saksi ko sa kapangyarihan ng pag-asa nito. Kaya tayo binibigyan ng pag-asa at tinutupad naman ng Diyos ang ating inaasahan upang tayo ay maging saksi. Hindi maging tibi. Tinatago natin. Kapag kayo may nakitang ginto, pabalitan mo. Yung taong muna pa'y may nakitang pagpapala, tahimik lang siya. Baka siya maagawan. Ano? Ay, pero yung mga anak ng Diyos, hindi natatakot. Ipinagsisigaw, halik kayo, para tayong langgam. Halik kayo, mayroon dito, mayroon itong asukal. Amen? Kaya lahat pinagpapala ni Yahweh El-Shaddai. Purihin natin ang Panginoon. Purihin lang Diyos. Ang tanong ng iba, Brother Mike, bakit ang mga taong nandiyan sa El-Shaddai parang langgam kung magsidalo? Magsidalo. Amen? Ikaw kasi yan, ang mga langgam marunong. Narinig niyo? Pinakamarunong na hayop ang langgam. Naintindihan niyo yan? Bakit? Sabi sa Biblia, sabi ng Diyos, ikaw, tamad, mag-aral ka sa langgam. Pinakamasipag ang mga langgam. Pinakamatatalino ang mga langgam. Pinakamagalang ang mga langgam. Marunong magmahal ang mga langgam. Hindi sila nagkakagatan, naghahalikan pa sila araw-araw. Totoo yun. Pagmasdan yung mga langgam. Ako, nagmasid sa mga langgam. Maliit, malaking langgam. Oo. Kita ko silang gagalang nila. Pag nasa salubong, naghahalikan sila. Kaliwa kanan. Nakakita na ba kayong langgam? Pag-uwi nyo, may makikita kayong langgam sa bahay nyo. Pagmasdan yan, una muna yung dalawa. Maglagay ka ng tatlong pirasong asukal. Yan sa lamisa. Magbilang ka ng, tatlong oras. Pagbalik mo doon, wala nang asukal mo. Pinagtulong-tulungan na ng mga langgam. Niwala kayo? Isa lang kasong kong marami na ang makikinabang. Iyan ang may pag-asang mahimala na galing kay Yahweh El-Shaddai. Hindi natatakot na siya ay maubusan. Amen? So, when somebody stands here, magbata, magmatanda, maglalaki, magbabae, magtumboy dati, magbakla dati, na nakatayo dito at nagpapatuto, makinig kayo. Makinig kayo. Maging kayo sa mga television, makinig kayo. Huwag kang tutulog-tulog dyan. Hindi ka na nga dito pumunta, tutulog-tulog. Gising. Gising. Magkakaroon ka ng pag-asa ngayong umaga. At yung hinahanap mo sa buhay, makikita mo, bago lumubog ang araw, darating sa buhay mo. Amen! Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Kasi, nang mabasa ko gabi, nakikinig sa mga patutuo dito, naku, ang ingay. Habang may nagpatutuo dito, ang ingay nila doon sa crowd. Kako, naku, itong mga taong ito, kako, paano kayo tayo magkakaroon ng pag-asang mahimala sa buhay? Ngayon, narinig na, naraman nyo na ang importansya ng pagpapatutuo. Nalaman nyo na ang importansya ng pakikinig sa mga nagpapatutuo. Iba nyo, pinagtatawanan nyo, oh, bakit pa naman nilalagdag pa niya yung buhay niya na may buhay? Ba, lumang buhay na yun. Nakalaya na siya roon. Kaya ipinagsisigawan niya sa buong mundo na ang kanyang inaasahan na pagbabagong buhay ay binigay na sa kanya ni Yahweh El-Shaddai. Amen. At sila'y puwanan at halimbawa. The third source of this hope power is found in 1 Peter chapter 1 verse 3. It says, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us a new birth into a living hope. Nakikinig ba kayo? Ano yung narinig niyo? Ano yung narinig niyo? Sigaw niyo. Sigaw niyo. Living hope. Okay. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us a new birth into a living hope through the resurrection of our Lord Jesus Christ. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Kristo, binigyan daw tayo ng buhay na pag-asa. Sigaw niyo, buhay na pag-asa. Sigaw niyo, buhay na pag-asa. Now, how do we receive this hope? By identifying ourselves with Christ. Pakikipag-isa kay Kristo sa kanyang pagkapako sa cross
pakikipag-isa kay Kristo sa kanyang kamatayan, pakikipag-isa kay Kristo sa kanyang pagkalibing, pakikipag-isa kay Kristo sa kanyang muling pagkabuhay, sapagkat ang sino man daw nakarinig ng mabuting balita tungkol kay Kristo, nanalig at nanampalatay sa mabuting balitang ito at tinanggap si Kristo sa kanyang buhay at nakipag-isa kay Kristo, ay nagkakaroon ng pag-asang siya man ay muling bubuhayin pagdating ng panahon sa kapangyarihan ni Yahweh Sadai na ginamit na kay Kristo tangatlong araw doon sa libingan, the same power that El Sadai used on Jesus Christ while He was on the grave is the same power na gagamitin sa atin kapag tayo ay nalibing na 7 feet below the ground. Umaasa ba kayong mabulok man ang ating laman at maging alikabok, mabubuo rin ulit ni El Sadai? Umaasa ba kayong pag narinig niyo ang tambole at ang tinig na inihisus ng kanyang muling pagbabalik, tayong lahat na naging alikabok ay mabubuo muli at babango at magkakaroon ng buhay na kagaya ni Jesus na wala ng kamatayan? Narinig niyo yon? Iyan ang ating living hope. Iyan ang buhay na ating pag-asa. Kaya ang pag-asang ito ay isang pag-asang mahimala, makapangyarihan, sapagkat maging ang kamatayan ay pagtatagumpayan ng hope power na ito. Are you listening? Okay, kayong mga nakikinig sa radio at nakikinig sa television, huwag kayong magugulat kung bakit ako sumisigaw, sapagkat mayroong power sa akin ngayon. Naniniwala kayo? I have this hope power na lahat na nakikinig ngayon, pagpapalain, palalayain, ililigtas, babaguhin ni Yahweh El Shaddai. Amen! Sino sa inyo nag-ayon na buhat ng Biyernes? Hanggang ngayon, hindi pa kumakain. Wala kayong gutom, di ba? Hindi pa kayo nagugutom, di ba? Hindi kayo magugutom. Sapagkat higit pa sa pagkain ang ipapalit ni Yahweh El Shaddai sa pagkain na iniwan nyo ng dalawang gabi, dalawang araw. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Now, brothers and sisters, so, tatlong pinagbubuhatan ng hope power na ito. Una, ang mabuting balita, the word of God. Second, ang mga buhay na patotoo ng mga taong nakaunang makarinig ng mabuting balita. Bakit nagkaroon ng himpilang DWXI? Sapagkat noong 1978, dumating sa akin ang mabuting balitang salita ng Diyos na nagpapagaling, nagpapalaya at nagbibigay ng buhay. Iyan ay binahagi ko sa himpilan ng DWXI. Buhat ng ibinahagi ko yun. Bawat nakaririnig nang binabahaging salita ng Diyos sa himpilan ng DWXI, mag si Brother Mike ang nakaupo doon at naghahayag, ang himpilang yan ay pinagpalaan ng Diyos. Lahat na makikinig dyan ay pagpapalain ni Yahweh El Shaddai. Purihin natin Panginoon. Purihin ang Diyos. Second question, sabi niyo Brother Mike. Gutom na yan. What does this hope power do to us? Ano ang magagawa ng mahimalang pag-asang ito sa ating buhay? Iyan ang dapat nating malaman. Ano ang magagawa nito? Bakit kailangan nating makinig ng mabuting balita para roon lang magkaroon ng pag-asa? Bakit kailangan nating makipagpuyat, makinig ng mga nagbabahagi bagamat balubaluktot ang kanilang pagbabahagi lang ginawa sa kanilang Panginoon? Bakit tayo makikipag-isa kay Kristo sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay para magkaroon tayong buhay na pag-asa? Ano ang nagagawa ng buhay na pag-asang ito sa ating buhay? This is the message of Pentecost. Ito ang mensahe. Hindi ibinaba, ibinigay ng Diyos ang kanyang Espiritu sa tao upang manlupaypay. Binigyan daw tayo ng Espiritu, hindi upang manlupaypay. For God has not given us the spirit of timidity, but He has given us the spirit of power, of love, in a sound mind. Narinig niyo yun? Sigaw niyo, power, love, and a sound mind. Sabi niyo, sound mind. Naintindihan niyo ba yung sound mind? Utak na hindi dispalinghado. Utak na hindi pabago-bago. Isipang hindi pakaliwa pa kanan. Pag nakilala sa Kristo, dire-diretso. May mga tao nakilala sa Kristo, kakanan, kakaliwa, kahit di malaman kung anong gagawin kapag nagkaroon ng problema sa buhay.
May mga tao pumunta sa gawain ang tinitilan ng tao ahin ni si Kristo. Kapag nakita yung taong hindi tamang ginagawa, uuwi na, oh, ganun pala sila dyan. May mga taong pumunta sa gawain ang tinitilan yung naglilingkod. Pag nakita ng pangit yung inabutan ng lingkod, ayaw na nil doon. Huwag, hanapin niyo si Kristo. Hanapin niyo ang sekreto ng buhay. Nasa saan ang sekreto ng buhay? Nasaan? Nasaan ang sekreto ng inyong buhay? Nasaan ang sekreto ng buhay niyo sa malayo? Kayo dyan sa gitna. Tulog na sila. Tulog na sila. Ay, nabising. Sa kaliwa. Dito sa likod. Ayan, mga buhay. May buhay na pag-asa silang lahat. Purihin natin ang Panginoon. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Okay. Ano ang magagawa ng makapangyarihang pag-asang ito sa ating buhay? Do you believe that hope is power? Naniwala ba kayong ang pag-asang ito ay makapangyarihan? Okay. Yung tayo ay pumunta dito at ipagpuyat magdamag, kapangyarihan yan. Amen? Marami dyan na anyayahin mo, ako, magdamag. Ano ba naman yan? Ano bang pagsisimba yan, magdamag? Ano bang ginagawa nyo dyan? Dito na lang sa kapinya natin, isang oras lang. Hallelujah. Sorry ho. Talagang kanya-kanyang pananampalataya yan, ano? At ay magagawa. Pero hindi naman nakukuha sa haba yan eh. Tama sila eh. Sinabi niya, eh, brother, at nakukuha sa haba ng sambayan eh. Haba nga nila dyan, mula naman kagabi natutulog. Eh kami dito, nandito lang. Sabi niya, kagigising lang namin, pero narinig namin agad yung hope power. Nagkaroon ko ng pag-asa, kaysa isang linggo, naririyan ako, sasama na ako sa kanila. Amen? Purihin natin Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Okay. The first thing that this hope power gives to you and me. Nakikinig ba kayo? Bata, matanda, lalaki, babae, marunong, mangmang, mayaman, mahirap, maganda, pangit, makinig kayo. Katoliko, Protestante, born again, Episcopal, whatever is your belief in religion, I know there are so many who are listening to us. Please lend me your ear. Sandali lang. Kayong lahat yan, nalakad ng lakad, tigil sandali. Kayong lahat yan, nabulong ng bulong, sara ang uso sandali. Mahalaga ito. Amen? O, taas mo ng kamay. Sigaw muna tayo. Okay, lagay ang kamay sa ngoso. Ayan, okay. Inig kayo, mahalaga ito. Ito ang unang ibinibigay ng mahimalang pag-asang ito sa buhay natin. First, according to John chapter 3 verse 3. Is this first John or John? Okay, whatever it is. Nawala ito yung first dito. Everyone who has this hope in Him purifies himself just as He is pure. O, ulitin ko. Everyone who has this hope in Him purifies himself just as He is pure. In short, this hope power inspires a man and a woman, whether he is rich or poor, whether he is young or old, whether he's Catholic, whether he's Protestant, whether he's Muslim, whether whatever is religious affinity, whether he belongs to the born again movement. Believe me, brothers and sisters, the man who has received the word of God in his heart, ang taong tumatanggap ng mabuting balita ng pure word of God in his heart, nagkakaroon ng pag-asa. At ang pag-asang ito ang nagtutulak sa kanya upang magbagong buhay. Hallelujah. Sigaw niyo, bagong buhay. Sigaw niyo. Dahil sa pag-asa natin na tayo ay papasok sa kaharian ng langit, dahil sa pag-asa natin na tayo gagantimpalaan ng Panginoong buhay na walang hanggan, hindi ba tayo nagbabagong buhay? Diba? 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 Diba?
Nung una tayo daldalira, ngayon hindi na. Nung una sugurol si Brother Mike, ngayon hindi na. Nung una tayo pintasira, ngayon hindi na. Nung una tayo kuripot, ngayon hindi na. Nung tayo ngayon ay utangiro, hindi nga. Ano yung, alam yung utangiro? Utang, utang, utang. Hindi nagbabayad. Eh, hindi masama ang utang ha, basta magbayad kayo. Ang masama ay nangungutang na hindi nagbabayad. Huwag kang mangungutang na wala ka naman ay nasa ang pambayad. Amen. Sa halip na umutang ka, tumingala ka sa langit, umasa kang ma-answer prayer ka ng Panginoon. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin Diyos. Yung lahat na namang problema sa pangkwisyo ng kanilang mga anak, umasa kayong darating. Darating ang biyaya na pangkwisyo ng inyong mga anak sapagkat kalooban ng Diyos na bigyan tayo kung hindi daw niya ipinagkait ang kaysa-isa niyang anak tapos ibinigay sa atin, yun pa kayang pangkwisyo ng ating mga anak ang hindi bigay ng Diyos kasama ni Kristo. Amen? Alam niyo kasi, mali yung ating paniniwalang unang panahon, interesado lang ang Diyos sa ating kaluluwa. Akala ko noon, yun ang gusto ng Diyos lang sa ating kaluluwa natin. Kaya pagdating ng simba, mangungumpisan. Ha? Father, forgive me because I have sinned from Monday to Saturday. Forgive me. At ang sabi ng pare, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, pinatatawad ka na huwag ka nang babalik doon. Sasabihin naman niya, Father, isa na lang. Amen? Hallelujah. Nakikinig ka ba kayo? So, balit, ang taong dinadakna ng pag-asang itong mahimala, nagbabagong buhay. Amen? Nang marignin mo, ikaw ay tutumboy-tumboy. Ngayon, ano na? Babae na. Nang marinig mo kay babakla-bakla nang dumating ang pag-asa mo, ikaw ay tunay na lalaki, ano? Di ka ba nagpakalalaki? Amen? May lumapit sa akin. Lalaking lalaki. Sabi niya, Brother Mike, ako talaga niya, bakla, bakla na. Sabi niya. Subalit, nang marinig ang mabuting balita at nang makita sa television, sabi niya, nagkaroon akong pag-asang maging lalaki ako. Anong maging lalaki? Lalaki ka talaga. Sabi ko sa kanya. Subalit, anya na ako'y dumalo doon at ako'y napalapit doon sa stage at nakita kita. Ay, naku, bumalik yung aking damdamin. Hallelujah. So sabi ko sa kanya, huwag ka nang lalapit sa akin. Doon ko na lang sa malayo. Amen? Hallelujah. Ang tingin na yan, nagdududa ka sa akin. Hallelujah. O dili kayo may iniisip, mayroon kang palaisipan ngayon. Hayaan mo. Tatanda nung ano man ang iniisip mo at inaasahan mo, tsak yun, ibibigay sa inyo ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So, everyone who has this hope in Him purifies himself just as He is pure. So, this hope inspires us to clean living. Dahil sa pag-asang ito, tayo, sa pag-asa natin, tayo man ay muling bubuhay ang pagdating ng panahon, magpakabuti na tayo. Tanongin mong kapatid, katabi mo, nagpakabuti ka na ba? Mabuti ka na ba? Anong sagot niya? Totoo? Sasabing mabuti na si taas ang kamay. Ayan. Lahat na hihingin niya ngayong umaga at yakin, dodoblihin pa ni Yahweh Shaddai. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Okay. Second. Ang pangalawang bagay na ibibigay sa atin ng pag-asang ito is found in Hebrews 6 verse 19. We have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. It enters the inner sanctuary behind the curtain. O, letting talk. We have this hope as an anchor butter. Hallelujah. hindi kasama yung butter din, ano kayo? Sabi niyo, anchor. Alam mo ba yung sabihin ng angkor? Angkla. Angkla. Nakakita kayo ng bakong napakalaki. Maliit na angkla lang yan. Subalit kapag angklang maliit yan ay inihulog, ang barko niyan ay hindi maitataboy ng anumang malakas na hangin. Amen? Ganyan din ang ating pag-asa.
Ano man ang mangyari sa ating paligid, itulak tayo kaliwa kanan, tayo ay nakaangkla sa ating pag-asa kay Kristo na hindi tayo mapapahiwalay sa Kanya, na hindi tayo pababayaan ni Jesus, na hindi tayo iiwan ni Jesus sa ating kalakayan, bagkus tayo isasama niya sa kaluwalhatian ng Ama, tayo bibigyan niya ng buhay na walang hanggang na kanyang ipinangako dahil sa pag-asa natin na tayo man ay muling bubuhayin, ang lakabinuhay ng Panginoon, tumayo na ngayon ang mapangatang muling bahayan, tumayo na ngayon at timalo ng Santo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Okay. Taas niyo kamay niyo. Okay, maingay. Taas lang kamay. Ito'y napakahalaga. Ulitin ko sa inyo. We have this hope as an anchor for the soul, firm and secure, that enters the inner sanctuary behind the curtain. Matibay na angkla ng ating buhay na hindi mabubuwag ng anumang pagsubok sa buhay. Tatandaan niyo. Tandaan niyo ang araw na ito. Mga kapatid, hindi totoo ang mga sinasabing once you are saved, you are saved. This is not true because the truth says in Matthew 24 or 25, sila lamang mananatili hanggang wakas ang siyang maliligtas. Sila lamang mananatili kay Kristo, sa prinsipyo ni Kristo, sa pangalan ni Kristo, sa buhay ni Kristo, sa mabuting buhay ni Kristo, sa magandang pagkabuhay ni Kristo, sa makapangyarihang pag-asa kay Kristo, ang mananatili sa Kanya lamang ang siyang maliligtas. Yung mga backslider, maiwanan niya. Kaya ikaw, you backslider, hearing this message, you better come back. This is the time to come back. Magbalik loob na kayo muli sa Panginoon. Don't deceive yourself. Don't allow Satan to deceive you. Ang katotohanan ay katotohanan, sinabi ni Kristo. Sila lamang mananatiling tapat hanggang wakas. At sino lamang ang maaring manatiling tapat hanggang wakas? Sino lamang? Yung may pag-asang siya man ay muling bubuhayin ni Yahweh Sadai buhat sa kanyang libingan. Pagdating ng takdang araw, ang taong umaasa na matumanggap ng buhay na walang hanggan ay nananatiling tapat sa kanyang pananampalataya, ginagawa ang mabuti, ang matuwid, ang mabuti, anuman mangyari, magutuman, kahit na ikaw ay madaganan ng buti. Andiyan pa ba kayo? Hallelujah. Ihingan niyo ako yung malalim. Hinga ng malalim. Okay. Isa pa. Oh. Hinga ng malalim. Tapos ipigil nyo. Sasabihin ko kailan nyo ilalabas. Itinanay ko sino mananatili. Hinga ng malalim. Manatilin dyan. Yung nanatili hanggang ngayon, tsak yun. Hindi pa humihinga. Hinga na kapatid. Pagpapalain ka ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Hoy, alam nyo? Ako'y naniwalang tayong lahat dito ay puspos na puspos ng Espiritu Santo. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay. Sabi nyo, okay. So, this hope is our anchor. Ito ang ating angkla o pang anumang gawin ng demonyo sa buhay natin, hindi tayo mapapalayo kay Kristo. Hindi tayo matitinag, hindi tayo susuko. Amen? Okay. Purihin ng Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Third, according to Colossians chapter 1, verse 5. Now, makinig kayo dito. Ito ang sinasabi ko sa iyong katotohanan. Ha? Na ang pananalig, hindi nauuna sa pag-asa. Colossians 1 verse 5 says, the faith and love that is spring from the hope that is stored up on you in heaven, in that you've already heard about the word of truth, the gospel. Narinig yun? The faith and love that is spring from hope. So, bago tayo matutong magmahal sa ating kaaway,
bago tayo nagkakaroon ng pananalig na kasinlaki ng butil ng mustasa, ang unang dumarating sa ating kapatid ay ano? Lakasan nyo. Lakasan nyo. Lakasan nyo. Dahil sa pag-asa nyo na kayo pagpapalain, kaya kayo inumaga dito ngayon. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin. That's why Corinthians, 1 Corinthians 13:13 says, 1:13:13. Jackpot yan. Hallelujah. Tumataya pa ba kayo doon? Meron dyan nakikinig sa atin sa Radio Sports Television, tinatanda niya akong mga sinasabing number. Taya ng taya, kaya ngayon nakatihaya. Dito ka tumaya, El Shaddai, walang talo. Maniwala ka, ang balik sa'yo, hostong takan. Sigaw nyo. Hallelujah. Yung sigaw na yun, sigaw na hindi pa umaapaw. Ulitin nyo. Ayan, aapaw ang biyaya yung iode ngayong umaga. Purihin na ang Panginoon. Purihin ang Diyos. The faith in hope, in love that is spring from the hope that is stored up on you in heaven, and that you've already heard about the word of truth, the gospel. So brothers and sisters, sabi sa 1 Corinthians 13:13, lahat ay maglalaho. Maglalaho ang karunungan. Maglalaho ang pagpapahayag ng mabuting balita. Maglalaho ang pagkagwapo ni Brother Mike. Maglalaho ang inyong kagandahan. Kahit painat yun ang painat, kapatid yan, kukulubot pa rin yan. Amen? Kahit padugtungan yung ilong na yan, lalo na yung, lalo lang yun. Huwag yung binabago ang gawa ng Diyos. Pagpango talaga yan. Likas na kagandahan yan. Amen? Pag binago mo, hindi magpaparehasin doon sa mukha mo. Yung mukha mo, hinugis yun doon sa matangos. Eh, ginawa mong pango. Okay, yung pango mukha mo, hinugis doon sa pango. Eh, ginawa mong matangos. Pagbaba dito ng anghel na may dalang regalo na inaasahan mo, hahanapin si Mariang pango. Pagkatapos nakita, matangos na. Ano sa tingin niyo, ibibigay silang anghel? Ibabalik kayo sila, sabi kayo sila, El Shaddai, hindi ko nakita si Mariam Pango doon. Lahat na Maria doon matangos na. Hallelujah. Kaya wala niyo binabago yung ginawa ng Diyos niya. Hallelujah. Okay, nandiyan pa ba kayo? Sabi sa 1 Corinthians 13:13, all this will disappear. Lahat yan maglalaho. And this free shall remain. Ano daw tatlong yun? Faith, hope, and love. Hindi ko maintindihan kay San Pablo, bakit inuna niya yung faith, pinagitna yung hope, pinanghuli yung love. Ah, alam ko na. Sapagkat nagaling yung hope, yung faith, lumutang sa kaliwa ng hope. Yung love naman, lumutang sa kanan. Ang baliktad pala. Yung faith, lumutang sa kanan. Yung hope, no, yung love, lumutang sa kaliwa ng hope. Bakit? Nasa kaliwa ang puso ng tao. Naroon ang sekreto ng buhay. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Nasusundan niyo ba? Natatandaan niyo? Tatanungin ko kayo. Lumakas na ba ang pag-asa niyo? Amen! Sumisasabing malakas ang pag-asa niyo. Hallelujah. Kayo malakas ng pag-asa niyo. Umaasa ba kayo makakarating sa Amerika? Amen! Umaasa ba kayo makakarating sa Canada? Amen! Kayo dyan? Umaasa kayo makakarating kayo sa Espanya? Extinction. Korea ng Pinoy. Korea ng Diyos. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Okay. 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 Andiyan pa ba kayo? Yes! Saan kayo nakaharap? Kaliwa! Bakit nasa kaliwa? Okay. Hallelujah. Tanong nyo, third and final question. Brother Mike, how do we operate and benefit from this hope power? Okay.
paano natin ito pakikinabangan? Paano natin ito magagamit sa ating buhay? Kasi maraming taong umaasa hanggang sa pag-asa na lang. Walang nangyayari sa kanyang inaasahan. Naghintay ng 7 taon. Pumunta sa abroad. Yung kanyang boyfriend. Nangakong, I will return. At when I return, pakakasalan kita sa 10 simbahan. Dumating ang 5 buwan. Dumating sa akin umiiyak. At ang wika niya, Brother Mike, bumagsak na ang aking pag-asa. Ako bakit? Yung aking boyfriend for 7 years, nag-asawa na sa abroad. Sabi ko sa kanya, huwag kang mawawala ng pag-asa. Sapagkat nasa kay Elsaday ang pag-asa, wala sa boyfriend. Wala sa asawa. Amen? Wala sa nanay. Wala sa employer mo. Wala sa Bumbay. Wala sa bangko. Huwag kang umasa sa kanila. Umasa kay Kristo. Ang lahat na umaasa kay Kristo ay hindi binibigo ni Kristo. Amen? Okay. Nakatayo na ba lahat? Be ready. Kayo dyan ha. Kung gusto makarating sa Canada at Amerika, huwag kayong pahuhuli. Okay. First, if you want to experience and receive the benefits of this hope power in your life, whoever you are, whatever religious affiliation you are in, forget your religious affiliation. Amen? Listen to this message. First, according to John, nasaan na tayo ngayon? What does this hope power do to us? Ano tayo sa pangatlo? How do we operate and benefit from this hope? Okay. Sabi niyo, okay. When in trouble or when trouble strikes, you don't need this hope when you are not in trouble. Kailangan niyo ba ang pag-asang ito kung wala naman kayong problema sa buhay? Kailangan niyo pa ba mag-asa kung malusog kayo? Hindi. When you are in trouble, okay. When in trouble or when trouble strikes, if you want this hope power to operate in your life and benefit from it, Englishin ko na kasi maraming nanonood sa ating Amerikano ngayon. You understand my English? Gulat siya eh. Pinaintindi niya Tagalog, hindi siya makaalis niyan eh. Sino kanya ito? Sino kanya ito? Ba't ang daming tao na doon, no? Ayan. Ayan sila sa Philippine Plaza. Ayan. Amerikano ang manager dyan. Nanonood daw siya. Pero mahal na tayo niyan. Nung una mariklamo yan sa atin, ngayon hindi na. Sabi niya, basta sabi yung Brother Mike doon sa mga, alam ko niya, may mga mayaman niya sa Elsaday. Eh. Pag may overnight kayo, mag-check-in sila dito sa hotel. Oo nga naman, ano? Check-in muna kayo, pagkatapos ito, kumain kayo dyan sa Philippine Plaza. Bukas ang restaurant dyan. Eat all you can. And pay after eating. Ba tama naman yung mga anak ng Diyos, hindi nang iisa yan, nagbabayad yan, ano? Ano kayo? Mama, singilin sa akin yan. Okay. Third and final question, how do we operate and benefit from this soul power? Gusto niyo makinabang sa makapangyarihan ng himalang ito, pag-asa nito? Okay. When trouble strikes, don't worry. Hope, though in God. And sing, Christ is the answer to all my troubles. Maestro. Pasa ka pa. Tugon sa inyong mga kahilingan, tugon sa inyong mga karamdaman. Kapatid, umasa kang ngayon din. Ibibigay. Ibibigay at binigay na nga ni Yahweh El Shaddai sa purihin natin ang Panginoon. Purihin natin. Okay. Kasang tama. Number 2. So when in trouble or when trouble strikes, don't worry. Be happy. Keep this song in your heart. Sing it when you are alone. Whether you are in the mountains
whether you're in the market, kung may problema ka na hindi ka pinatatawad doon sa binibili mong isda, don't worry. Then, sabi mo, Christ is the answer. Ikaw bangos, susunod ka lang sa akin. Amen? Nakikita niyo pagdating niya sa bahay, hindi binayaran niyang bangos, nandun sa bahay niyang bangos. Mahala kayo? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay. To those who are sick, sa inyong may makaramdaman, sa inyong mga inatake sa puso, alta prison, o kaya ng cancer, ng tumor, o namang ori ng karamdaman, maging leukemia o kung ano paman. Kapatid, makinig kayo. When you are terminally ill, sinabi ni doktor, tatlong araw ka na lang, tatlong buwan ka na lang. O kaya, isang buwan ka na lang, isang taon ka na lang. When you are bedridden, and you can no longer get up, don't you ever give up hope. Huwag kang susuko. Don't say, ayaw ko na. Don't say, suko na ko. Huwag yung sasabihin niyan. Hope though in God and sing, I am the Lord that healeth thee. Paalalahanin niyo na si Kristo ang ating dakilang manggagamot, nagpapatid ng mabuting balita. Lahat na nakarinig ng mabuting balita ngayon, pinagaling, pinagaling, pagagalingin, pinagaling ng Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Sing it aloud. I am the Lord that healeth thee. I am the Lord that healeth thee. I am the Lord your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord your healer. Once more, sing it loud. I am the God that healeth. I am the God that healeth me. I am the Lord your healer. I sent my word and healed your disease. Brothers and sisters, hope is power. Kung kayo man ay tinaninga na ng inyong mga dalubhasang doktor at sinabing wala na kayong kapag-apag-asa, lalo kayong umasa. Don't give up. Remember this. Put your hope in God. Walang umasa sa Diyos na kanyang pinabayaan. Walang umasa sa bahay na Diyos na kanyang pinabayaan. Walang umasa kay Kristo na kanyang pinabayaan. Lahat ang kanyang pangaramdaman ay maaaring pangilit na nagagalinga. There's no sickness that God cannot heal. Hallelujah. Tell Him, He is our Lord who heals. You sent your word and healed my disease. You are the Lord. You are the God that healeth me. You are the God that healeth me. You are the Lord my healer. Salamat Panginoon sa ulap na sumadakip sa araw. You sent your word and healed my disease. You are the Lord my healer. Now brothers and sisters, narinig natin na mabuhay na patutuo. Maging leukemia, maging cancer patient na tinaningan na hindi bumitaw sa kanilang pag-asang sila'y magagalingin ng ating Yahweh El Shaddai, ni Kristo na ating Panginoon. Kaya kapatid, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Believe God is healing you right now. Tumalikod kayo sa yung tablada, tumarap kayo sa araw. Tingnan nyo kanina kung papinagmamasdan ng ulap na hindi umaalis. Habang tumataas ang araw ay tumataas din siya, tayo tinatakpan. Yan lang ay dapat purihin na natin at pasalamatan si Yahweh El Shaddai. Purihin ang Panginoon. Purihin. Okay. Okay. Remain
Praise Him, God. Manatili kayo nakarapto kung kinitingin sa akin. But listen, when you are in the dark, and has no one to turn to, when you are in the dark, kung kayo ay lumalakad sa kadiliman, madilim ang inyong isipan, madilim ang inyong kalagayan, wala nang magulang kayong matutunan, matatawagan, wala nang asawang maaasahan, wala nang anak, iniwan na kayo. Ilan ang inang lumapit sa akin, nag-iisan lamang, labing isa ang mga anak, nasa Amerika lahat, iniwan ang nanay nilang nag-iisa dito sa ating bayan, subalit hindi siya nag-iisa. Ako sa kanya, kapatid, di ka ba natatakot? We kanya, Brother Mike, mula nang marit mabuting balita, hindi ko natatakot. So when you are in the dark, and has no one to turn to, fear not, be not afraid, hope though in God, and you'll never walk alone. Asang kamay. When you walk through the storm, keep your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm is a golden sky and the sweet silver song of the light. Walk on through the rain, walk on through the wind, though your dreams be tossed and blown. Walk on, walk on, with hope in your heart, and you'll never walk alone. You'll tanda niyo ito. Ang taong tumanggap at binigyan ng buhay na pag-asa, living hope from the gospel of Christ Jesus our Lord, never walk alone. Hindi kayo iiwan. Hindi tayo iiwan ng ating Diyos. Iyan ang kanyang pangako sa init man sa ulan, hindi tayo iiwan. Sa magdamag at sa maghapon, hindi tayo iniiwan ng Panginoon. Kapatid, buhat dito patungo sa inyong tahanan. Himala ang inyong aabutan. Himala ang inyong aabutan. Himala ang inyong iuwi. Himala ng buhay sapagkat dala nyo ang pag-asang buhay na galing sa mabuting balita ni Jesus at sa Kanya. Now, brothers and sisters, about face. Harap yun dito. Okay. Nakita nyo lang himala ng Panginoon. Tatanda nyo yan. Dumarating sa buhay ng tao, sa buhay ko'y dumarating yan. Na tila bagay, nag-iisa na tayo. Wala na tayong matawagan. Lahat na lang ako sa atin. Subalit ang ating Diyos. Ano man ang gawin ng mundong ito, hindi tayo iiwan. Lahat na Pilipino ay tatawagin ni Yahweh El Shaddai. Sasamba sa kanyang dakilang pangalan. Luluwalatin ang dakilang pangalan ni Yahweh El Shaddai. Mulang apari hanggang huli, ipagsisigawan ng taong bayan ang pangalan na kapangyarihan, ang Diyos na tapat at dakila na hindi umiiwan sa mga taong sa kanya'y nanatiling tapat. Kadang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y titilanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y papinggan, aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan, aking ililigtas, at ang bawat isa ay pararangalan, sila'y bibigyan tutyagang timpalaan ng mahabang buhay at nakatibya. Sige nyo, nakatibya na ang tatanungin ay kaligtasan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin. Glory to God. Glory to Christ. And finally,
If you want to operate the power of this hope power and benefit from it, the fourth thing is, when everything seems hopeless, darating yun. Kaya tayo matibay pananampalataya, dumarating ang panahon na parabang wala nang kapag-apag-asa. Narinig niyo yun? Dumarating yun. Finally, when everything seems hopeless, hope though in God. Give Him thanks. Praise Him. Purihin natin siya. Purihin mo siya. Ano man ang kalagayan, purihin mo siya. And sabihin niyo, maniwala kayo, where there is no way, in times of hopelessness, where there seems to be no way, remember this, God will lead the way where there seems to be no way. Naniniwala kayo? Kung wala na kayo inaasahan, tila magkasalado ng lahat ng bagay, tatandaan niyo, ang ating Diyos gagawa ng daan, gagawa ng paraan upang tayo'y makaalpas at makinabang sa ating inaasahan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Taas ang mga prayer request. Taas ang iglog. Taas ang tubig. At ang asin. My God, for He lost me through His Son. God is strength for each new day. He will make a way. Huwag niyong iiwanan kapag dumarating ang mga sandaling tila baga wala na tayong tapag-apag-asa sa buhay. Awitin niyong awitin ito. God will make a way. And don't you ever be afraid. Don't worry. Always be happy. Darating. Asahan niyo darating. At gagawa ng paraan ng ating Diyos. Sapagkat walang mahirap na bagay kay Yahweh Sanay. Ang lahat ng bagay ay kanyang mapapangyayari ayon sa ating pananampalataya. Surely God will make a way when there seems to be no way. Oh,
usapin ng mga hawak na yan. Just close your eyes at sabihin natin, Yahweh, salamat po sa araw na ito. Araw na mahalaga na ginugunita ang pagbaba ng Espiritu Santo sa aming buhay upang masumpungan namin ang sekreto, lihim at kahalagahan ng buhay na itinanim mo sa aming mga puso. Panginoon, sa totoo lang, kung sansang ko na hinanap ang buhay ko, di ko alam, naririto lang pala. Kung sa'yo na ako umasa noong paman gising sanay, hindi na ako dumaan sa sari-saring problema, karamdaman, kaguluhan sa buhay. Subalit, Panginoon, nananalig po ako na sa mga sandaling ito ang mahimalang pag-asang bunga ng pakikinig ng mabuting balita, bunga ng pakikinig sa mga buhay na patutuo ng mga taong iyon ang pinagpala, bunga ng aking pakikipag-isa sa pagkamatay ni Kristo doon sa krus, sa aking pakikipag-isa sa kanyang pagpalibig, sa aking pakikipag-isa sa kanyang muling pagkabuhay ay akin ang tinatanggap sa puso ko ngayon. Kung kaya sa masandaling ito, kusang loob na binubuksan ko ang aking pusong matagal ko nang sinarha, matagal ko nang di narinig at hindi pinansin ang iyong panawagan. Salamat po, Panginoon, at hindi ka nawalan ng pag-asa na ako'y tutugon sa iyong panawagan. Kung kahit, Panginoon, sa masandaling ito, halika na sa puso ko. Samahan mo ako buhat ngayon. Huwag mo akong iiwan ayon sa pangako mo. Umaasa po akong ang lahat na aking kahilingan isinulat ngayon at hindi ko pa na isusulat ay iyon ang ibinigay at tinugon. Panginoon, dalangin ko rin po na pagpalain mo ang tubig, itlog, at asin na hawak ko ngayon. Na bagamat kami kinukutya, pinagtatawanan ng mga marunong dito sa lupa, hindi kami matitinag, hindi kami manghihina sapagkat ikaw ang Diyos na nagwikang sa maliliit na bagay. Pakikita mo ang iyong kapangyarihan. Kung kaya't, Panginoon, pakita mo po ang kapangyarihan mo sa pamagitan ng maliliit na mga sangkap na ito, sa itlog na hawak ko ngayon, sa tubig na hawak ko ngayon, at asin. Sino mang makainom, sino mang makakain ng itlog na ito, tinitiyak ko bibigyan mo ng himala, tanda at kababalaghan ayon sa iyong pinangako. Bibigyan mo ng lakas at kapangyarihan upang mapagpagumpayan ang lahat ng bagay. Kaya, Panginoong Jesus, sa banal mong pangalan, sa banal mong dugo, tinatanggap ko ngayon ang mahimalang pagpapala sa mga sangkap na ito na aking itinaas. Hinihiling ko rin po, dakilang Jesus, at sa pangalan mo, ang dalawa pang bagay na pahabol ko ngayon bilang pabaon mo sa aming punong lingkod. Okay. Humingi kayo ng dalawang bagay na maiiwan sa inyo.
bagay na hindi ko mabibigay, bagay na hindi mabibigay ng tao, bagay na tanging si Jesus magpagbibigay, umasa kayong ito'y sa inyo ibibigay ng Panginoon, sapagkat hindi sinungaling ang ating Diyos. Hindi siya sinungaling. Siya ay tapat na Diyos. Noon, ngayon, at magpakailan pa man, sa habang panahon, masasabi natin, siya nga ang Diyos na higit sa sapat na dapat pasalamatan na anuman ang sa aking sabihin ay magaganap sa aking buhay. Kapag sinabi kong, I am strong, I will become strong. Kapag sinabi kong, I am rich, I will become rich. And so, let's give Him thanks for all these blessings to us. Give thanks. Taas muli. Taas sa mga bagay na pinagpala ng Panginoon. Taas ninyo mga kamay dito sa mga may sakit. Kayo lahat na nandiyan. Receive your healing right now. Kayo mga taas nakataas ninyo mga kamay, tanggapin nyo ang ibig yung tanggapin buhat sa Panginoon. Let the blood set you free. Let the healing of your body and your mind take place right now. At palayan ang inyong isipan, kaluban. Palayan kayong ganap ni Yahweh or Shaddai. Hallelujah, hallelujah. Kayo na yan sa malayo, yung may sakit na katabi nyo. Kamayan nyo lang. Sa pangalan ni Jesus ay pinalayan at pinagaling.
kung lahat na may karamdaman niyo na inyong kakamayan. Ang kamay ko at kamay niyo ay walang pagkakaiba. God of this is that you pray. Okay. Ato ang inyong kabay, sarili niyong ulo. I pray in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth that indeed your mind shall be free. Ang inyong mga isipan ay paguhing ganap ng Panginoon. Ang inyong puso at inyong katawan walang ulo ng talampakan. Palitan ng isang buhay na ganap at kasiyasya. Palitan ng kalakasan. Dalapkapitan ng mahimalang pag-asa. Ang mahimalang pag-asa ay manatili sa inyong puso at isipan. Tatandaan niyo, walang tao umasa sa Diyos na pinabayaan ng Panginoon. Walang tao umasa sa Panginoon na hindi inabot ng kamay ng Panginoon. Hindi maipi ang kamay ng Panginoon. Ngayon din ang kamay ng Diyos ang nakatapang sa inyong mga ulo. Tanggapin niyo ang tagong buhay upang masabi niyo buhat ngayon. Kapag dumarating ang pagsubok sa buhay, hindi kayo susuko. Bakit sasabihin niyo, I can do. Sino niyo? I can do. Sino niyo? I can do. I can do. All things. Through Christ. Jesus, that is in me. Magagawa ko ang lahat ng bagay sa pangalan at pamagitan ni Kristong sumasa akin ngayon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magagawa natin ang lahat ng bagay.